Sa may 7,000 isla mayroon ng Pilipinas, karamihan dito ay nakilala dahil sa mga taglay na paraiso. Mga nakamamanghang kwento at islang marahil malalaman na lang natin sa mga kwento-kwento. Sa tumitinding epekto ng global warming, nanganganib ng mawala ang mga ganitong mumunting isla. Kaya bago pa man mangyari yan, samahan niyo po akong libutin at silipin ang mga lugar at islang hindi pa marahil nakikita ng marami nating kababayan. Ako po si Joseph Pasalo mula sa probinsya ng Leyte at ito ang mga isla ng Pilipinas. Good morning mga ka-SFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so kung nitong mga nakarang araw ay pinuntahan po natin yung mga naglalakihang lungsod at bayan mayroon ng Mindanao. Ngayon naman ay nagbalik Bohol po tayo para naman bisitahin yung ilan sa mga islang hindi natin napuntahan nung nag-island hopping tayo dito. Nitong mga nakaraang linggo ay pinuntahan po natin yung mga isla na talaga namang marami na. Yung mga nakatayong bahay. Yan, ito po yung masasabi natin crowded island dahil nga sa hindi nagtutugma yung bilang ng mga residenteng nakatira dito at sa laki ng isla na tinitirhan nila. Base sa mga nakita natin sa mapa, marami pa pala yung mga islang may kaparehong katangian sa mga islang napuntahan natin. Kaya naman, makikita nyo maganda yung panahon at isa po yan sa mga rason kung bakit napagdesisyonan nating balikan etong bahaging ito ng Bohol. Tapos ang mahigit sa isang oras sa travel mula dun sa bayan ng Batuan, ay narating na rin po natin etong Tungod Port. Mula dun sa Inabanga Town proper, ay magta-travel lamang tayo ng halos 3 minuto papunta dito sa Tungod Port. Ayan. So dito, ibang daungan yung naabutan natin. Ina-expect po kasi natin marami yung bangka at marami yung mga pasahero. Pero yung naabutan natin, tingnan nyo naman, sira-sira yung kanilang causeway papunta dun sa mga nakadaong na bangka. Yun, no? Walang kahit anong sasakyan, mapamotor man, tricycle, o kahit anong four wheels yung nakakalampas dito. So mararating lang po natin yung pinakadulo nitong daungan sa pamamagitan ng paglalakad. So mula dito, nasa 500 meters yung layo papunta dun sa pinakadulo ng daungan. Medyo challenging kasi maliban sa malayo yung kailangan nating lakarin, ay makikita nyo naman yung mga kailangan mong apakan. Minsan may matutulis na bato at minsan naman ay marurupok na semento. Grabe. Dahil nga sa low tide, kaya karamihan sa mga bangka ay dun na nakadaong sa dulo nitong daungan. At ngayon, dahil sa araw ng Linggo, kaya kahirapan yung paghahanap ng bangkang pwede nating maarkila patawid doon sa Kuwaming. Dahil sa wala tayong nahanap na bangka na pwedeng masakyan patawid doon sa Kuwaming Island, babalik po tayo sa bayan ng Tubigon para doon na maghanap ng mga bangka na pwede nating sakyan. Yung Tubigon kasi, yun yung pinakasentro ng mga bangkero. So, doon tayo pwedeng makasakay papunta sa iba't ibang isla na nandito sa northern part ng Bohol. Thank you.
So change plan tayo. Kung kanina papunta tayo sa Kuaming Island, ngayon ibahin po natin yung ating ruta dahil nga sa wala tayong bangkang masakyan papunta doon, nalalayuan yung mga bangkero. Wala po tayong maarkila. So yung gagawin natin, imbis na papunta tayo ngayon sa Kuaming, i-divert po natin yung ating ruta papunta dito sa Bilang-Bilangan tsaka nakalimutan ko, yung isang isla. So mamaya malalaman po natin kung ano yung mga islang to. Okay. Nandito pa rin po tayo sa bayan ng Tubigon. Ayan, dati na natin itong napuntahan kasi dito tayo sumakay ng bangka patawid sa Pangapasan tsaka sa Batasan Island. So eto po si Sir Jesus. Siya po yung magiging bangkero natin papunta sa mga islang nandito sa bahagi nito ng Tubigon. Yun po yung mga isla ng Bilang-Bilangan tsaka yung Inanuran. Inanuran. Yun po yung mga islang bibisitahin naman natin ngayon. And the one who always says that you gotta take the chance you get, 'cause we are one in a million. Tonight's the night we come alive. Nandito po tayo ngayon sa kalagitnaan nitong dagat na kung saan malayo pa tayo sa Bilang-Bilangan Island. Ayan, malayo pa. So dito napahinto po tayo kasi biglang namatay yung makina ng bangka. Ayan, check po pa na medyo mataas yung alon ngayon. Ayan no. Sa Tubigon town proper ay nag-travel lamang tayo ng halos isang oras papunta dito sa islang to na kung tawagin nila ay Bilang-Bilangan. So dito po tayo dumaong sa side na to ng isla kung saan makikita po natin itong maputing buhangin. Yan, meron din po dito mga nakatambak na bato. Yung ilan dito ay natural lang at yung ilan naman ay itinambak mismo ng mga gumawa nitong seawall. Yan. Itong makikita po kasi natin, parte po ito ng seawall na sinira ng mga nagdaang malalakas na bagyo. So mula dito sa pinagdaungan ng bangka na sinakyan natin, ikutin po muna natin itong isla, tingnan natin kung ano yung mga meron dito. Let's go! Dito binabaha o inaabot ng tubig? Pagka ano po, pagka high tide. Opo. Hanggang saan yung tubig? Hanggang dito po. Hindi magkapunta. Kahit ganito, mataas na to. Maanuhan pa rin dito na yun. Inaabot pa rin. Opo. So tulad sa mga napuntahan nating isla, etong Bilang-Bilangan Island, inaabot din pala to ng tubig. At etong kalsada nila, bagamat kung titingnan natin ay may kataasan, inaabot pa rin daw to ng tubig. Paikot dito sa isla, sementado yung kalsada. Hanggang doon lang po. So eto na yung dulo nitong isla. Yan, so yung ilang mga bahay dito ay sinira nung mga nagdaang bagyo. Tulad na lamang ng bagyong Odette. Dito may bahay dati? Opo, meron. Yan po, yan po yung tatlong bahay dito. Saan na yung mga nakatira dito? Lumipat na, dyan na. Yan. Dito din sa isla lumipat? Dito lang. Paano yan? Pag halimbawa, gusto nyong lumipat, pwede ba kahit saan dito sa isla? Pwede. Saan kayo nagpapaalam? Sa mga, mga pinsan. Kung may bakanteng lote, pwede kayong magtayo doon. Wala nang mga titulo, ganyan. Paikot dito sa isla ay ganitong buhangin yung makikita natin. Pino at maputi. Yan.
Ayan, yung barangay. So, nandito po tayo sa sentro nitong barangay Bilang-Bilangan kung saan natin makikita yung eskwelahan, barangay hall, at itong basketball court. So, makikita po natin dito na ilan na lang yung bubong na natira dito sa basketball court. Swerte po natin at naabutan natin itong isla na low tide. Kasi kung high tide, malamang hindi po natin ito maikot ng maayos. Yan. Hindi po natin mapupuntahan yung kasuluk-sulukan nito dahil nga sa, ayon sa mga residente, ay hanggang dito daw yung level ng tubig pag high tide. Ano yung iniinom nyo? Galing saan? Karamihan talaga. Ulan. Ulan. Hindi ba nagkakasakit yung mga bata na... Pag alimbawa po ba may bagyo, saan kayo pumupunta? Yung iba, naiwan dito. Yung iba, sa Mindanao. So dito, hindi pa kayo pinagbabawalan na magtayo ng bahay, gano'n? Pinagbabawalan nyo. May plano po bang i-relocate kayo dito? Yung iba may ipabahay. Kaso, bihira lang yung nakaka-abil dahil walang-wala talaga yung may monthly. Mas maganda kung ibibigay talaga ng gobyerno. Ay, yung ino-offer sa inyo, parang may babayaran kayo monthly, gano'n? Meron. Saan yun? Sa mainland din. So dito, hindi naman sila nahihirapang maghanap ng mabibilhan kasi marami yung mga sari-sari store na nakapwesto sa bawat kanto nitong isla. Thank you. So eto si sir, subscriber pala natin. Sir. Fine ka sa'yo? Dito nga pala, pag alimbawa low tide, ay malaparaiso po yung kanilang dalampasigan. Tingnan nyo naman. Ang buhangin, oh. Pero pag high tide, talagang kakaba-kaba kasi parang lulubog itong isla. Ayan, so eto yung paulit-ulit na tinatanong sa comment section na kung saan daw napupunta yung dumi ng mga taga rito. Ayan, eto, meron po silang CR na may panglalaki at babae. So, ito lang ba yung CR dito or mayroong pang iba? Meron pa, dun sa kabilang dumi. Sa kabila naman. Parang ginagawa itong komunal. Yung dumi na napupunta dito, hindi na tumataga sa dagat. Diretso na may tangkayan yung silid ng silalim. So, dahil nga sa liit nitong isla, kaya naikot po natin ito sa loob lamang ng ilang minuto. Nakita po natin dito yung kalagayan ng mga residente at nakita din po natin itong isla sa ganitong senaryo, low tide. Karamihan kasi na mga napupunta nating isla ay natatiming na high tide kaya mapapansin natin nakalubog siya sa tubig. Pero dito, nakita po natin na napakaganda pa lang talaga yung buhangin na kinatatayuan itong mga kabahayan. Mula naman dito sa Bilang-Bilangan ay pupuntahan naman po natin yung Inanuran Island. So matapos lamang ang may gitsa sa 20 minutes na travel mula dun sa Bilang-Bilangan Island, ay narating na rin po natin etong Inanuran Island. Di tulad dun sa Bilang-Bilangan Island, dito mabibilang lang yung mga bahay na nakatayo dito sa isla. Yung una po nating napansin dito ay etong napakaputing baybayin. Napansin din po natin yung napakalinaw na tubig. Ayan, no? Dahil nga sa yung alon ay dun nanggagaling sa kabila at nasasangga na itong ta-ektaryang bakawan kaya yung tubig dito sa kabila nitong isla ay makikita nyo naman perfect para sa mga gustong mag-swimming. Sa unang panahon, dili na kanoon kay ang kabahan may yung kahawi yung gamiton. Karon, sarap. Kailangan siyang basagin para makuha yung laman. Uh-huh.
Ayan, so ilang metro lang yung layo mula doon sa pinagdaungan natin ay naabutan natin si tatay na pinabasag yung mga budyong na nakuha niya o nasisid niya dito sa dagat. Nakita po natin yung isang ganito. Tingnan niyo kung gaano kadami. Yung isang ganito daw ay nagkakahalaga ng 600. Sobrang dami. Tingnan niyo naman. So yung ginagawa ni tatay, binabasag po niya itong shell para makuha yung laman. Kasi yung laman daw nito ay masarap na kinikilaw. So gaano po kadami to, tay? Mga ilang piraso to? 20. Talagang na-amaze ako kasi yung mga nakikita kasi natin ganito ay yun yung mga wala ng laman. Pero dito, buhay na buhay pa. Pakita naman po natin yung laman nito na nakuha na sa shell. Yan, no? Doon sa dulo hanggang dito sa area kung saan makikita yung mga kabahayan ay talaga namang napakaganda na itong kanilang dalampasigan. Tingnan nyo naman yung maputing buhangin at itong malakristal na tubig. Sinamahan pa ng ikta-iktaryang mga bakawan. Grabe. Hindi lang pala mga crowded islands yung nandito sa bahaging ito ng Bohol. Maging yung mga ganitong isla na hinahanap ng mga turista ay makikita din natin dito. So sa wakas ay na-explore po natin ang ilan sa mga islang matatagpuan dito sa bahagi nito ng Bohol. Bagamat marami na yung mga kabahayang nakatayo dito, talagang masasabi nating napakaganda ng mga islang napuntahan natin. Nakita nyo naman kung gaano kapino yung buhangin at kung gaano kalinaw yung tubig na pumapalibot dito sa isla. Sa susunod natin mga vlogs ay bibisitahin naman po natin yung ilang sa mga islang nasasakop naman ng Bien Unido, Ubay at ilang pa mga coastal towns na nandito sa northern part ng Bohol. Kaya abangan nyo po yan. Yan. So sa ngayon, yan lang po muna at samahan nyo po kami sa susunod pa naming mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.